38% from downtown. Here comes LBJ! Look out! Oh, the crowd on their feet. That's what they came to see. Yo, what's up sa inyo mga Lods? NBA updates tayo ngayon. Golden State Warriors banta sa pagbabalik ni Klay Thompson. At ang big three ng Brooklyn Nets kompleto na. Yan ang update natin ngayon mga Lods. Ayon nga kay Words Naroski ng ESPN, ay magaganap na nga ang pagbabalik ni Klay Thompson. Ngayong January 10 na nga yan, Lunes, dito sa Pilipinas. Laban nga yan sa Cleveland Cavaliers sa kanilang home court. Sa dalawang taon nga na pagpapahinga ni Klay Thompson sa kanyang injury, ay nais nga ng Golden State Warriors na makita ng mga fans ang kanyang unang paglalaro sa kanilang home court at ngayong season. Kaya naman kaabang-abang nga ito sa mga Golden State Warriors fans dyan. Sa pagbabalik nga ni Klay Thompson sa kanyang team, magiging banta na nga dito ang Golden State Warriors sa buong NBA. Dahil sa ilang games nga na hindi naglaro si Klay Thompson ngayong season, ay napanatili pa rin ng Golden State Warriors na manguna sa Western Conference. At sila pa nga rin ngayon ang may hawak ng number 1 record sa buong NBA. At dagdagan mo pa nga yan ng kanyang pagbabalik sa January 10. Lalong katakot-takot na nga ang team ng Warriors dito. Kayo mga Lods, makakaabot na kaya ang Golden State Warriors sa NBA Finals? Comment down below lang mga Lods. At tumungo naman tayo sa Big 3 ng Brooklyn Nets. Kasabay nga ng pagbabalik ni Klay Thompson sa Golden State Warriors, ay magbabalik na din si Kyrie Irving para sa team ng Brooklyn Nets. Ngayong January 6 na nga yan, Thursday dito sa Pilipinas. Sa pagbabalik nga ni Irving sa kanyang team, ay magiging malaking tulong nga ito upang makuha nila muli ang number 1 spot sa Eastern Conference. Bagamat nakikita nga natin na kaya ni Kevin Durant at James Harden na madala ang Brooklyn Nets, ay iba pa nga rin kapag kasama nila si Kyrie Irving. Ngunit sa pagbabalik nga ni Kyrie Irving sa kanyang team, ay mananatili nga ito bilang part-time player ng Brooklyn Nets. Ang ibig sabihin nga lang nito ay makakapaglaro nga lang si Kyrie Irving sa kanilang mga road games. Magiging full-time player nga lang si Kyrie Irving kapag sinunod niya ang batas ng NBA. Lalo na nga sa vaccine issue na kanyang binabatikos nung hindi pa nga siya bumabalik sa Brooklyn Nets. Kaya naman malaking hamon pa nga rin ito para sa team ng Brooklyn Nets dahil hindi nga natin alam kung susunod ba si Kyrie Irving sa protocols ng NBA. Kaya naman sana nga ay maging successful ang pagbabalik ni Klay Thompson at Kyrie Irving ngayong season. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung di ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.